What is up guys? Good day and welcome back to this channel. So today, mag-unbox tayo ng binili kong para siyang add-on or aesthetics ng RAM. Yung regular RAM. Gawin natin siyang plastic. And this is an ARGB capable RAM. The brand is Coolmoon. The model is CM-RA1. So, pakita ko sa inyo yung dalawang RAM ko. Isang standard profile. And then isang, I call this low profile or yung slim. And this RAM, ito yung napili ko. Kasi meron siyang configuration para sa ganitong RAM. Okay, so I have two of this. In order ko muna itong isa kasi akala ko tatama itong RAM, yung heatsink doon sa water pump ng ng CPU cooler. Now, sinubukan ko kanina, nilagay ko yung isang side is tamang-tama lang. So, I decided na to buy a new, another one for this RAM. Okay? So, unbox natin ito and then install natin. So, by the way, yung isang RAM is on delivery lang. So, dadating yan anytime. So, ito lang. Same pa rin. Same color yung binili ko para uniform. Tsaka same brand. And then, ito, unbox natin ito and then install natin dito. So, siguro ipapakita ko lang na demo or pag DIY sa installation is ito lang isa. Total, same lang naman ang procedure ng dalawa. Okay, so let's start unboxing. Tabi muna natin itong mga RAM. So, this RAM is 8GB both. So, I have only a 16GB. Yun din ang kaya ng aking board. Okay, so ito siya. So, I choose red because dalawang kulay na available ng model na ito. Ng design na ito. Gray at saka red. Mas cheaper si red. Hindi ganun kalaki pero para naman mas makita yung itsura niya. So, ito yung may LED strip. So, wala to siyang bolt. Hindi yung Jones bow ba yun? May parang Allen. Ito wala. So, ganito siya kakapal. I think it's mga 1mm or 2mm yan. Okay. Ganyan siya kakapal. Yan. So, ito yung sa pin connections niya. Now, I don't have a board na capable ng Aura Sync sa ASUS and something. But I have an in-play RGB controller. So, meron akong conversion nito na plug siya dito and then lalabas siya sa JST na connection para ma-compatible siya doon sa isang sa RGB fan controller ko, yung in-play. So, maging compatible siya. So, doon ko siya ilalagay para mag-sync yung mga lights niya sa mga fans. So, no need na kahit hindi RGB or sync yung board ko, is pwede pa rin. So, ito yung parang silicone pad. Dalawa ito. Okay. So, ito yung kabilang side. Ayan. Layout lang natin yung mga nasa box. And then, dalawang ganito din. Tapos, ito. Pakita ko yan mamaya anong purpose nito. Dalawang ganito din. Yan, yung parang plastic. So, to give you an idea, that's a spacer. And then, I'm not sure about this. It looks like a double-sided tape. Ito siguro yung mag-hold ng both sides na RAM pag i-close nuna. Okay, so, let's start with the standard
height or standard size. So ganito yung placement niya sa board, so I decided to go like this. Ganyan. Ganito siya mag-angat sa board. Yan. So ito yung ibabaw, ito yung baba. And then I decided na ganyan din yung profile pag-install niya. Para mas malapit siya doon sa wiring ng setup ko. Or ito na lang siguro yung side. Kasi tinignan ko yung system ko, mas favor siya sa baba. Tapos hindi masyado makita yung wire. So ganito na lang, ganyan na lang natin. So let's say, so pakita ko maya pag-install, but pakita ko lang sa inyo ano yung magiging parang itsura niya. So ganyan yung pagkabitan niya. Ganyan. Dyan sa standard. Now, yung maliit na RAM is ganito yung magiging configuration niya. Magamitin nyo itong spacer. Lagay nyo lang yan dyan. Dyan. And then, lagay nyo yung RAM. Pero unahin nyo muna, ilagay din nyo muna itong parang sa silicone heatsink niya. So, parang ganyan. Ganyan yung magiging itsura niya. So, pag nakabit na ito, ang dalawang ganito, so pantay na sila tingnan. Hindi malalaman na maliit yung isang RAM or malaki. So, kasi magiging pantay lang sila. So, ganyan yung purpose ng spacer. And then, I think itong double-sided is ilagay ito for to lock between the two heatsinks sa RAM para hindi matanggal. Okay, so that's it for the unboxing. By the way, if we look at the box, yan. Dito yung content. Wala siyang user guide, by the way, so ito lang yung makikita natin. Ganyan information. Yan. Ganyan yung kita. Just to give you an idea, okay? So, I think it represents the RAM, yung paglagay sa, ilagay nyo na yung RAM, then yung sa para sa low profile or yung maliit na RAM, and then I think ito yung sa double-sided or sa para sa heat pad. Close. And then ang pagkabit ng connection doon sa board ninyo. Okay, so that's it. Yan yung dalawang kulay. Dalawa lang tong kulay niya sa case. Yung sa heatsink, gray at saka red. So I prefer the red one. Okay, so next would be install natin to sa doon yun sa malaking RAM lang muna. And then check natin later ang itsura niya, final result niya, and then lagay-install natin doon sa CPU ko. Okay, so thank you guys, just stay tuned. Alright, let's start installing the RGB heatsink for the RAM. So unahin natin ilagay yung silicone pad niya. Lagay niyo siya doon sa kung saan yung mga IC. Ito yung kukuha sa unit.
Alright. So, it's done. So, ito yung final result niya. So, solid na solid yung grill. Hindi yung makalog. And then, hindi na kailangan nilagay yung double sided. I'm not sure para saan yung double sided na tape. But, yung parang sa lekon niya, yun na yung parang silving adhesive niya. And then, yung pag-snap niyo, pag-lock, is secure na secure. So, okay. So, let's have a final look on the first RAM. Okay, so, mas maganda to pag na-install na kakailan niya. Okay, so, let's move on to the second one. To the second RAM. Install natin. Since, may dalawa kong extra na spacer plus yung spacer pa na kasama ng package, apat yung ilalagay natin para mas siguradong secure na secure yung secure na secure ito kasi mas maliit ito. Okay, so stay tuned guys, then install natin. Okay, let's proceed on the second RAM sa paglagay na ARGB heatsink. So, ito pala is gagamitin nyo if one-sided lang yung RAM nyo. So, itong sa akin, dalawang side. Ibig sabihin na double-sided siya yung IC niya, dalawa, magkabilaan. So, ito yung gagamitin parang ano niya. So, ito yung package niya. Ayan, may spacer din para sa mga ganitong RAM. So, nalalan nyo yung sa isa, meron din. So, apat, gamitin ko yung code lahat para mas solid siya. Okay, so, install natin. Standby. Alright, so natapos ko nang na-install, so okay naman, wala naman naging problema. So, kabit na lang natin siya doon sa PC. Ayan. So, ganyan siya para yung wire niya, dahan na lang natin sa likod. Okay, so let's install the RAM. Let's start with the one here. Yung akala kong tatama dito sa pump ng AIO cooler. Okay, so let's go. Stick na. Okay, let's install the second one, yung dito na side na RAM. Okay, so install ko na yung isa. Lagay natin yung pangalawang RAM. Alright, nalagay ko na. So, try natin. Oh, by the way, ito pala, yung socket niya. Yan, para yan sa mga board na may sync ng ARGB. So, ang gawin, ang ginawa ko, bumili ako ng adapter. Kita ko lang sa inyo. Yung adapter is ganito. Ito. Yan.
So from 3-5 volts trip in to papunta doon sa RGB controller dito. Ito yung controller na i-connect nyo. Pakita pa. So yan. So isa dito, dito ko siya ilalagay. Kasi vacant pa yan. And then ang gagamitin lang dyan is yung data or yung sa LED positive at saka negative. So fan kasi occupied yan lahat yung terminal niya. Ganito yung terminal ng mga yung saksakan ng fan. Pero ito, tatlong wire lang ito. Ayan, para lang talaga dito. So, gawin natin. Gawin natin siya. Ayan, para mag-sync itong mga ilaw sa fan at saka itong sa ARGB natin. So, itong dalawa, kabit muna natin ito. Ito dito. Ayan, tapos ito na yung papunta dito. Ah, sorry. So, ito yung sa kanya. May isang female tsaka male para mag-DC DC chain. DC chaining yun. So, DC chain natin tong dalawang RGB na RAM. And then, ang kabilang end nito is doon na sa converter. Ito, 3 pin to 5 pin. Yung socket. Okay, so, yun. Then, test na lang natin. Okay? Standby. Alright, nakapit ko na yung wire. So, let's see the moment of truth. Let's see how it looks. Oh, yes! Okay, so yung movement ng lights is sabay doon sa mga fan tsaka dito sa mga LED strip kasi isang connection lang sila galing doon sa AR sa yung controller ng mga fans at tsaka light. Okay, so that's it guys for this video and again, thank you for watching and soon, I'll be having some more updates on this build. I think nasa mga 80% na tayo na mag-complete itong setup nito. So, abang-abang lang. So, hanggang dito na lang yung video. Tapusin ko na lang yung wiring sa likod. Tsaka yung mga cover. Ikabit ko na lang ulit. Okay, so thank you guys and stay safe. Okay, God bless. Peace.